Hello mga kapapastar! Welcome to my YouTube channel! And please don't forget to click my subscription button and my notification bell para lagi po kayong updated sa mga new upload videos ko. Paki-like na rin po ako! Welcome po sa aking channel! Welcome to Papastar TV! And for today's video nga po is, marami kasing katulad kong newly monetized ang nakaka-experience po nito. Marami pong mga newly monetized ang sumunod sa paggamit ng VPN. At dahil nga po dyan is, nawalan po sila ng mga ads. And meron din yung mga katulad ko na na-froze, na-freeze, or na-stack yung revenue sa 0.00. And now, lahat naman po ng aking mga video is base po sa aking experience. At masasabi ko na sa ngayon is okay na ang aking YouTube channel dahil umaangat na po ang revenue ko or bumabalik na po ito sa dati. And since na-freeze nga po itong YouTube channel ko since August 25 hanggang September 2. Hindi ko na masyadong maalala kung September 2 or September 3 kasi umaangat naman na po siya nung September 3 naging 0.03 na tapos hanggang tuloy-tuloy na po yung pag-angat. That's why masasabi ko na ng aking YouTube channel is okay na nga. So, nagkaroon po ako ng ganitong problema nung sumunod ako sa mga sinasabi nila na how to grow your revenue or paano pataasin ang ating revenue tayo pong mga newly monetized. Diyan nga po gumamit din ako ng VPN para umangat yung revenue ko to reach the $10 threshold para pamapadalhan ng Google PIN. And then after po noon nag-email po agad si YouTube na padadalhan na nga po ako ng Google PIN. And then after ko ma-reach po yung $10 is bigla pong nagbawas yung aking revenue. Kasi aminado naman ako na nag-self-watch ako, clinic ko yung mga ads na lumalabas sa aking channel. Which is hindi po pwede yon mga kapapastar. Bawal po yun. Kahit na sabihin po natin na gumamit ka po kasi tatlo po yung cellphone ko and itong cellphone ko po na pinag-video ko is isa at dalawa po yung ginamit ko na dummy account. Dalawang cellphone po yung ginamit ko na ninja account to self-watch nga po. And then nag-click po ako ng ads, yung sarili kong ads, piniklik ko yon. Siyempre, iba yung account ko. Nanood ko yung mga pinanood ko na tungkol sa pag-self-watch na dapat one net, one cellphone, o one SIM card. Sinunod ko po yun. Na-reach ko yung $10 threshold. Pero ang balik, nako, malala. Nick ko po yung mga sarili kong ads. Ang nangyari, na-freeze or na-stack ako sa 0.00 within August 25 hanggang September 3. Ang ginawa ko po is, sinunod ko na naman yung mga napapanood ko na mag-on and off sa monetization. And then, nag-email ako or nag-chat ako kay Google Support doon sa YouTube Studio. Halos araw-araw po akong nag-chat kay Google Support. Sa punto na nga na sinasabi niya sa akin na yun nga na may linabag ako sa traffic source or nag-self-watch ako. Nakita na na-detect ni YouTube yun. At bawal nga daw po yun. And since nung na-detect na po yun, freeze na po yung revenue ko, na-stack na sa 0.00. Nagsimula na rin yung pagbabawas sa YouTube revenue ko. Bumababa siya ng bumababa, pero konti-konti lang naman. Kumbaga sa peso is 50-50 cents lang. Kasi ang nababawas lang naman is by cents. Kasi nagkaroon na ako ng revenue na $12. Nag-down po ito ng $10 at nag-down po ito hanggang sa 9.48. And then nagbabawas po siya ng 0.01. And then hindi ko po talaga tinigilan si Google Support. Talagang chinachat ko po siya na hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa... Siyempre, parang nahihiya ako na aminin kay Google Support na gumawa nga po ako ng invalid traffic.
aking YouTube. Pero aminado po ako na gumawa talaga ako ng VPN, na gumamit talaga ako ng VPN. Pero ayaw ko lang sabihin kay Google Support. So, ngayon, nag-uusap kami halos palagi. Sinasabi niya na mayroon nga po akong invalid click, meron akong mga ginawang mali. At ang lagi ko namang sinasabi sa tinatanong sa kanya kung kailan ba babalik yung ayos ng revenue ko. Din yun nga, sinagot naman niya na sa 28, kasi every 28 days yung nakalagay sa ating YouTube studio, nag-a-update sila every 28 days. Umasa po ako nung, siyempre, August 25 nag-start na yung pagka-freeze ng revenue ko po, diba? Umasa ako na sa August 28 magiging okay na yung YouTube channel ko. Pero hindi pa pala. Nawalan po ako ng ads. Rene, nung August 28 po, siyempre, sa mga newly monetized na katulad ko, lagi nating tinitignan yung revenue natin kung tumaas po ba. Siyempre, excited po tayo sa sinasabing first sahod po, diba? Then, yun na nga po, gaya po ng iba na sinasabi nila na parang nawawalan ka na po ng pag-asa. Still, hindi po ako tumigil na nagsisearch kung ano po ba talaga ang dapat na gawin para maibalik yung revenue natin. Ayun, sige ako sa pag-on and off ng ating mga videos, ng aking mga videos, monetized videos. Ko yung sinasabi nila na i-off mo siya ng 10 PM, sa gabi i-off mo siya at i-open mo rin po siya ng 10 AM. May napanood din ako na i-off mo siya ng 10 PM and then kahit 5 hours lang po na naka-off yung monetization natin is pwede na po natin siyang i-on. And kung ano po yung video na ginamit natin sa invalid traffic na yung lagi nating pinapanood, is yun din po yung video na i-on and off natin. Hindi po natin i-off lahat, hindi po. Hindi po yun. Yung may issue lang, kasi tayong mga gumawa ng invalid click, alam po natin kung ano po yung mga video na pinanood po natin. Alam po natin kung ano po yung video na i-on at i-off po natin. And then, nung September 3 nga po, umaangat na po yung videos ko ulit. Nagpunta na po sa 0.03. Nung September 4, umaangat siya ng umaangat, 0.07. Natutuwa na po ako. Pero ang ikinabigla ko po, nung tinignan ko po yung sarili kong video, gamit ang ibang cellphone ulit, kumiram po ako ng ibang cellphone, is wala po akong ads. Sa mga nawalan po ng ads at aminado kayo sa inyong mga ginawa, is ito po, panoorin niyo po to, sasabihin ko po sa inyo ang bagay kung bakit at kung ano ang makakatulong po sa inyo. So, bakit po nawala yung ads? Bakit po tayo nawalan ng ads sa ating mga videos? Dahil po yan sa invalid traffic, invalid click. Alam natin yan. Alam po natin yan. Kasi tayo mismo yung gumawa. Kaya alam natin kung bakit tayo nawalan ng ads. Alam natin na kapag gumawa tayo ng mali kay YouTube, nandyan yung may copyright, nandyan yung pagka-demonetize, at yan, mawawala yung ads, mawawala yung revenue. Kaya nga po sinasabi ni YouTube na kapag na-monetize na po tayo, is alagaan po natin ang ating YouTube channel. Nandyan yung mga videos na YouTube creator ng If How to Grow Your YouTube Channel. Panoorin po natin yan, napakaganda po. Hindi po silang nag-a-update kung paano ang pinakamagandang gawin natin para mag-grow ang ating channel. Mag-stay raw po tayo sa ating niche. Yun, isa, napakaganda po yun. And syempre po, number 2 is maging consistent po tayo sa ating mga videos. So, ano po ang aking ginawa para maibalik ang aking mga ads? Ang akin pong ginawa para maibalik mo ang aking mga ads is patuloy po akong nakikipag-chat kay Google Support. Siyempre, as usual, kunwari wala akong alam sa mga invalid click na yan, invalid traffic source, kunwari po wala akong alam. Hindi ko po aaminin sa kanya, pero sila, alam nila ang ginawa mo. Sa tuwing sinesend po nila or rinireply nila na may invalid click po ako, na may invalid traffic po ako, ang palagi ko lang pong sinasagot sa kanila is,
kung kailan po babalik ang aking magandang revenue, ang aking magandang ads. So, nakukulitan po sila ng nakukulitan siguro sa akin sa katatanong kung kailan babalik ang aking mga ads, ang aking magandang revenue. At yun na nga po, nagpapatuloy po siya. Nung isang araw lang, nagka $2 nga ako. Ilan lang yung viewers ko. Pero most na naging viewers ko is Indonesia at India, di ba? And then, nagulat na lang po ako nung dumating ang September 8. Boom! Pumasok po yung $4.96 sa aking Google AdSense. Siyempre po, sa mga newly monetized is malaking kagalakan, malaking kasiyahan na po sa amin yun na mararanasan din po namin kung ano po ba yung step by step na pagkakakitaan kay YouTube. At yun na nga po, may natira pa po na $5 sa aking YouTube revenue maliban po sa pumasok kay Google AdSense. At dito nagsisimula na naman po akong muli by September po. For me, it's a good news po tong pangyayaring ito na wag na po nating ulitin yung nangyari before nang pag-click natin sa sarili nating mga ads. Sana po ay sama-sama tayong umangat sa ating YouTube channel. Tayong mga first step pa lang sa pagkaka-monetize. Sama-sama po tayo. Magtulungan po tayong lahat. And sana yung totoo lamang po ang sabihin natin para po sa ganun ay huwag pong mapahamak ang iba. At yun lamang po mga kapapa-star. Lalo na sa mga na-freeze ang revenue, sa mga nawawalan ng ads ang kanilang channel, is alam po natin kung ano ang pagkakamaling ginawa po natin. Kukunin at kukunin po ni YouTube kung ano yung nawala sa kanya at gagawin ni YouTube kung ano yung tama. So hanggang dyan na lamang po mga kapapa-star, sana po ay mag-ingat po tayong palagi and stay safe always. God bless us all. Siya nga po pala mga kapapa-star, nakalimutan ko po. Sana po huwag nyo rin po akong kalimutan i-subscribe at i-click ang aking notification bell para sa ganun ay lagi po kayong updated sa mga new upload videos ko. Bye po ulit!